Ang pagkakarinig ko, pinimbestigahan doon ni Sir Bobby Sam sa FIA kaya nalaman na peke siya. Pina-private investigator ata eh. May kinalaman ba yung ginawa ni Sir Bobby sa maraming beses nilang banggaan ni Ma'am Sophia? I think so. Kasi kung talaga nagdududa si Sir Bobby kay Ma'am Sophia, dapat matagal niya nang pinaimbestigahan to, di ba? Nakakalungkot lang kasi peki pala si Ma'am Sophia. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya para sa kumpanya. Lalo na para sa mga staff niya na pinagtanggol niya. Pati na rin dun sa ibang tao sa production department na binigyan niya ng medical benefits. Oo nga eh. Ang usap-usapan nga dito sa opisina, sana si Sir Bobby na lang ang peke at si Ma'am Sophia na lang ang totoong CEO. Attorney, please. Kailangan ko yung tulong mo dito. Attorney, nakikiusap na ako. It's just... Alright. Yeah, I understand. Thanks anyway. Okay. Thank you din po, Attorney. Sis, this is going nowhere. Parang nahulaan ni Kuya, nakikiulis tayo para sa pagtulong kay Sophia. Lahat ng abogado na tinatawagan natin, na kilala natin, parang pareho lang sinasabi. It's like, kinausap na sila ni Kuya na huwag makialam sa kaso na pa kay Sophia. So what do we do now, Kuya? Paano na tayo tutulong kay Ate Sophia? Why don't you stay here? At balitaan mo ako sa mga nangyayari dito. And I'll go find Sophia, a lawyer, na hindi pwedeng ma-impluensya ni Kuya. Okay. Mag-iingat ka, Kuya. I will. You too. Mga insan, pasensya na kayo, ah. Dahil sa akin, pati tayo nagkasagutan. Pasensya din, pinsan ha. Pero kung intindihin mo yun, ang isipin natin ngayon, yung kalagayan mo dito. Oo nga, pinsan. Teka nga pala, kamusta ka pala dito? Okay ka ba naman? Oo, okay naman ako dito. Maayos naman yung trato nila sa akin. Okay na ako. Ano sabi ng mga polis? Paano ka makakalaya? Pwede ka ba namin pinsan? Pasensya na utay. Dahil sa bilis ng pangyayari kanina tsaka sa bigat ng loob ko, hindi na mo ako nakapag-isip ng tama eh. Basta ang alam ko, ito, may kasalanan ako. Inuli nila ako. Eh, hindi ko man ang binigyan ng mga pulis ng abogado. That's what I've been trying to tell the police kanina. May pakiramdam ako na hawak Bobby, yung mga pulis dito. I don't care kung bailable ang kaso natin sa kanya. Just do everything in your power to make sure na hindi makakalabas yung Sophia na yan sa kulungan. Okay, salamat, attorney. Bye-bye. Bobby, Miranda, I was just thinking, hindi kaya gantihan tayo ni Sophia? You know, by telling the press people about our secret, yung tungkol sa anak ni Tita Ana. Posible. But the good thing is, we already thought about that bago pa namin ipinahuli ni Bobby si Sophia. And you are not threatened by this because... Dahil walang maniniwala sa isang scam artist. Kahit magsabi pa siya ng katotohanan, wala siyang credibility. People still see her as a big liar and a fraud. Kahit sabihin niya pa sa buong mundo na hindi ikaw ang totoong tagapagmana nitong kumpanya, walang maniniwala sa kanya. Like I told you, Jessica, you have nothing to worry about. We have this thing covered. Right. Yeah, that's right. So, isa na lang ang dapat nating ipag-alala ngayon. Yung anak ni Tita Ana. And now that Sophia is out of the way, we can focus all our time and energy to this problem. Am I right? Sakay ka na muna, oh. Bisa ang tubig. Salamat. Ana, wala ka bang kilalang abogado na makakatulong sa atin? Oo nga, Kutong Loops. Asa na yung mga pinagmamalaki mong abogado mo? Baka sakali matulungan si Pinsan. Rose, di pa nga. Bata na ako ngayon. Eh, ano sasabihin ko? Pamilyo ka. Ang kapal ng mukha mo para magpakita sa amin dito, ha? Jopet, hawakan mo ito. Pulpusin ko lang yung si Pogi. Guys, sandali lang. Ana, hindi ako nagsumbong kay Kuya Bobby. Kaya ako pumunta dito para tulungan si Sophia. Ito may dalawang abogado. Attorney, si Sophia. Magandang araw po. Attorney Guansong po. Sophia,
Huwag kang mag-alala. Andito ako para ayusin ang kaso mo. You should be out on bail right now. Kakausapin ko lang ang mga pulis na humuli sa'yo. Excuse me, attorney. Mark, tama ba? Opo. Ako si Andres, ang ama ni Sofia. Salamat sa tulong mo, Bart. Apo yun. Kailangan siguro mag-usap ng anak ko. Iwan muna namin kayo. Bruce, Jopet, sundan natin ng abogado. Tignan natin kung anong mangyayari sa kaso ni Sofia. Sandali lang kami, ha? Kamali ka ng duda kay Kuya Bart. Hindi siya nagsumbong kay ate. Oo nga, best friend eh. Tsaka, sa tingin ko, itong mga nakaraang araw, parang wala na akong nagawang tama. Lahat ng desisyon ko, sablay. Anong ibig sabihin mo, best friend? Ito. Itong nangyari sa ate mo. Yung pag-aaway nila ng tatay mo at ni Sofia. Itong pamilya mo. Itong pagkakakulong ng ate mo. This is all my fault. My mistake. Kung hindi dahil sa akin, hindi mangyayari to. Diba, hindi mo naman to ginusto, best friend. Tsaka batiin si tatay, tsaka si ate. Ano kaya sila? Tsaka makakalabas din si ate sa kulungan. Huwag ka na malungkot, best friend. Ito na yung sinasabi mo. Sana kung nakinig lang ako sa'yo, no? Look, Sofia, this is all my fault. Kung naipaliwanag ko lang sa'yo ng maayos at hindi sana kita inaway, di mas makikita mo na pinoprotektan lang talaga kita. So, I'm sorry. Sana kung naipaliwanag ko sa'yo yung pinanggagalingan ko, kung bakit hindi ko pwedeng gawin yung gusto mo, tsaka bakit hindi ako pwedeng umalis ng kumpanya. Sana nga. Di sana hindi na tayo umabot sa ganda, di ba? Sana nga po. Kaso, marami na rin nagbago. Tsaka marami na rin hindi pwedeng balikan. But we can always go back, di ba? Hindi ko alam pa ito eh. Siguro, bago tayo pumunta doon, kailangan ayusin muna natin yung mga sarili-sarili natin. Pero, maraming salamat sa tulong mo. Sofia, gagawin ko lahat para makalabas ka dito. Sofia, Bart, attorney. Katatapos nilang kausapin ng mga investigators. The problem is, wala nang piskal na mag-aasikasa ng bill niya ngayon. Hapon na rin kasi and it's Friday. So technically, we have to wait until Monday para mailabas natin siya. Minsan, iwan ka na muna namin dito ha. Kasi susundan pa namin si Bart. Pagkatapos, susundan din namin yung abogado na mag-aasikaso ng kaso mo. Pagkatapos, pupuntahan pa namin si Laura sa ospital eh. Insan, ano na kami? Babalikan ka na lang namin bukas ng umaga para bantayan ka. Insan, okay lang. Ayos na. Maraming salamat ha. Okay ka lang ha? Okay lang ako. Sige, Pinsan. Ha? Kevin? Andres, hala kami. Putong loops. Andres. Tay. Kayo, umuwi na rin ho kayo ni Kevin para makapagpahinga kayo. Wala ho kayong tutulugan na maayos dito. Sigurado ka ba, anak? Opo, tay. Susama ka ba, best friend? Madam. Sige,
na umuwi ka na rin, na sumama ka na ka na tatay. Bawal ang bata dito. Sige, basta mag-iingat ka dito, ah. Huwag kang mag-alala. Babalik agad kami dito. Promise. Ah, sige. Okay na tayo. Ayan na. Ayan na.